Mark, natalakay natin yung cubinage, adultery, ngayon naman ng bigamy. Pero bago ho yan, ano po ba ang epekto pag pumayag ang asawa na mga liwa ang kanyang kabiyak? So may mga ganun, mga martyr. Or para wala na problema, bahala ka sa buhay mo. Mga liwa ka dyan, at ilang lalaki pa o ilang babae yung galawin mo dyan. Wala ako pakialam sa iyo. So may mga ganun, pero pride lang yan. But let's say, we are talking here of the legal consequence na ginagawa niya. Mm. Yung tinatawag na pardon or tinatawag na consent. Ano ba yan? Ang pag-pardon kasi, pinatawad mo yung asawa mo sa pangangaliwa niya dati. Mm. Pardon ang tawag doon. Ibig sabihin, pinatawad mo. Consent, pumapayag ka sa future na gagawin niya na pangangaliwa. Mm. Consent ang tawag doon. Sabi ng batas, if you pardon or consented your wife or your husband na mangaliwa, mawala yung hindi na pwede mag-prosper ang criminal prosecution ng adultery or concubinage. Madismiss ang kaso. That's part of the defense yan, yung tinatawag na pardon or consent. Ano ba yung pardon? Dalawang klase ang pardon, MJ. May express pardon, may implied pardon. Expressed, implied. Ano ba yung express pardon? Gumagawa ka ng apidabit doon kayo sa barangay, nagkasulatan kayo doon na wala ka nang pakialam sa asawa mo, wala ka nang pakialam sa husband mo or sa wife mo, bahala sa buhay niya kung mangaliwa siya. Nagkasulatan kayo, apidabit, or doon sa barangay, yun ang tinatawag na express pardon. May implied pardon. Ang implied pardon, walang kasulatan yan. But kahit na yung asawa mo nangaliwa, nahuli mo ang asawa mo na nakipagtalik sa ibang lalaki o sa ibang babae, but nagsasama pa rin kayo bilang mag-asawa. Nagsasama pa rin kayo, parang normal, nagtatalik pa rin kayo, yung pagsasama ninyo and pagtatalik ninyo, that's already an implied pardon. So kung idemanda mo ang asawa mo ng concubinage or idemanda mo ang asawa mo ng adultery, madismiss ang kaso on the ground of implied pardon. Sa express, may black and white, may kasulatan. May kasulatan, express pardon. Implied, kung nagsasama kayo, mag-asawa, parang walang nangyari kahit nangaliwa na yung asawa mo, may ibang lalaki, nagsasama pa rin kayo, nagtatalik pa rin kayo, yung pagsasama ninyo at pagtatalik ninyo, that is already considered an implied pardon. Pag may implied pardon, hindi na pwedeng idemanda mo ang asawa mo ng adultery or concubinage. Alright, si Mary Jane Borromeo, Attorney Mark, paano po yung isang lalaki may kabit tapos nagkaanak sila? Tapos yung apelyido isinunod sa lalaki. Pwede po bang makasuha ng asawa ng lalaki ng concubinage? Kung hindi naman, ay pwede bang tumutol ang legal wife na gamitin ang apelyido ng kanyang asawa? Ang legal wife, walang karapatan na tumutol na gamitin ang apelyido ng babae, ng kanyang asawa. As long as yung kanyang asawang lalaki in-acknowledge, nakapirma sa birth certificate o nakapirma ng affidavit of acknowledgement, that is already enough na pwedeng gamitin ng bata ang apelyido ng tatay niya. Kahit anak siya sa labas, pwede niyang gamitin ang apelyido ng kanyang tatay. But ang issue dyan, kung yung birth certificate nakapirma yung lalaki, is it an evidence of concubinage? Hindi. Sabi ko nga, sexual intercourse. Mere sexual intercourse sa isang lalaki. Kung ang isang lalaki nakipagtalik sa ibang babae, hindi yan enough na makonvict siya ng concubinage. Kahit nakipagtalik siya sa ibang babae na hindi naman niya asawa, hindi yan enough na makonvict siya ng concubinage. Kailangan binahay niya ang kabit niya. Pangalawa, dinala niya ang kabit niya sa bahay nilang mag-asawa, or they had sexual intercourse in a scandalous manner. That's why mere sexual intercourse is not enough to convict a married man for concubinage. But sexual intercourse is enough to convict an unfaithful wife for adultery. All right.